nakapanibago dahil ano na, may bago ako sa aking even. Hindi naman siya totally bago. I think you haven't seen me wear braces on this video. I think on this channel pala. Pero I had braces before. Ngayon lang ulit. Naulit na naman kasi bumalik yung even ko. And I need to correct my jaw. And if you wanted me to do a video about it. Pero as I think gagawa naman talaga ako kahit hindi sabihin. I think I will do make a video about it. Yung story time ko about my braces. Why I came back on braces. If ever you have a lot of questions, just comment down below or either EDM nyo ako sa aking social media sites that are linked on my description box. Ayan, nandiyan na lahat. Without further ado, let's go with the actual video. Hello everyone, welcome back to my channel. This is me again, Camille. For today's video, I will be reviewing about this magnetic lashes na na-purchase ko sa Shopee. I actually been thinking about buying this, pero kasi I've been hesitant kasi ang dami kong nakitang ganitong lashes online and some of them doesn't work. And ewan ko, I just took risk kasi mura lang naman siya, hindi naman ganong kalaki yung babayaran mo to get these lashes. Nagalit kasi sa previous video ko dahil sobrang tagal ko, ang dami kong hand lash bago ko isinimulang i-try yung ating eyelashes. If you wanted to like see me try the lashes na, ayun, naglagay na lang ako ng ating timestamp again sa baba. And also, dito sa video na to, bahala kayo, i-click nyo na lang kung saan banda dyan yung timestamp natin. Ito yung tawag nila dito, this is the magnetic eyeliner lashes. Ito siya, meron ko siyang ganyan dyan kasi nga sa Shopee ko siya binili, it's overseas. Directly from China, nakalagay doon mainland China. So, ito yung itsura niya, ganyan. Medyo na-yupi lang siya from the shipment kasi nga overseas and ginlalagyan niya is yung overseas na packaging ni Shopee kapag you ordered overseas na, yung ganyan. Yung may bubble wrap na yung loob. So, ito siya. Inclusion, this has magnetic eyelashes, magnetic eyeliner fluid, and eyelash with special tools. I think this is tools, it's not loose. If you can see, loose yung nakalagay dyan sa likuran, pero it's tools, I guess. Usage method, shake the magnetic eyeliner 10 to 20 times. Apply the magnetic eyeliner to the eyelids and wait a minute for it to dry out. May word ba na absorb, pero I think absorb the magnetic eyelashes into the eyeliner with the tool or hand to complete the wear. Okay. Meron pa siyang ano dito, parang nakalagay na magnetic eyelashes can only be worn after the magnetic eyeliner is dried out. So, medyo naka-makeup tayo ngayon kasi I think it will not work. Parang hindi complete yung look. Sorry kung maingay. So, let's open this baby out. So, eto siya. Buksan ko na to actually kanina. Nakita ko na yung laman niya. Siyempre, kailangan mo i-check kapag dating ng product. So, kanina lang talaga siya dumating. It took like a few days to arrive. Mabilis lang din. Mas mabilis pa lang ata yung mga overseas ngayon kaysa yung mga na-order mo dito sa dito-dito lang. Ito na siya. Ayan siya. Yung binili ko yung iba-ibang style kasi you can choose the style that you want. Meron silang pare-parehas. Meron silang pare-parehas. Kung gusto mo ba yung sobrang bongga na lashes, may natural lashes din sila. Ayun, andito, kinuha ko yung tatlong design. Alam ko may mas bongga pa sila dito kasi hindi ko naman siya ginagamit. Naalala niyo yung nag-review ko ng isang eyelashes? Yung may sobrang pack na pack na. Yung sobrang may pack na pack na eyelashes ako nabili. Hindi ko nagamit yung lashes na yun, guys. Hindi ko siya masyado nagagamit. Kasi more on ano, natural lashes talaga ako. Ito siya. It comes with this tool. Ito yung applicator. Yung tweezer. Parang tweezer. Wala akong ganito eh. It's my first time having this and it's going to be my first time trying to use it. Kasi I have no idea kung paano siya gamitin. Dahil since before, I haven't like used tweezer. I tried using tweezer pero mas madali siya with bomb lashes. And I think it's going to be new to me to like use. Gulat na ako kasi may kasama siya. I wasn't expecting to like have that. Siguro hindi ko lang talaga nakita doon sa mismong photo. Pero yan yung package niya. Kasama nandito yung eyeliner na parang magnetic something. I'm not really sure kung ano yung itatry natin dito. Kung alin dito sa tatlo na to ang isang itatry yung lashes. I think ito na lang yung gamitin natin na lashes. So I'm so excited. Alisin na natin ang ating eyeliner dahil we need to shake it for like 15 minutes.
15 times pala. Oh no, 10 to 20 times. Shake. Apply muna natin ngayon. Izoom ko kayo ng very very light kasi kailangan nating bunghan ang ating pag-apply. Okay, di ba nakita nyo na yung mga sumpa dahil ginoom na natin. Kung yun ang tignan yung mga sumpa, marami ako nyan guys. Ilalagay ko na ito. So, yan. Ayan siya. Ito siya. Yan, pag binuksan mo siya. Ayan, pag binuksan mo siya. Ayan siya. Para siyang eyeliner talaga guys. Sana wag naman siyang matuyo agad kasi naka-electric fan tayo, no? As in, guhit lang. Hindi ako maglalagay ng buntot. Guhit lang. Guhit lang. Hindi na ako makasanay maglagay ng eyeliner. Hindi na ako sanay na mag-eyeliner guys. Yung merong product, ayan, ang pangit ng paglalagay ko nung mahirap siyang ilagay kasi ano siya, hindi siya kagaya nung consistency ng eyeliner. Medyo solid siya kasi nga magnet. Ang kinakaano ko lang, pati sa lashes ko, dumikit siya. Gusto kong itry muna siya dito, no? Habang inaantay natin mag-dry yan. Mag-guhit ako dito. Ayan, guhit tayo dyan ng eyeliner. Yan, tapos mamaya try natin dikitan habang inaantay natin mag-dry itong ating nasa mata. Dahil nakapalan ko yung dito. Ayan, ang pangit. Huwag ka lang gaganyan. Kitang-kita, ang pangit ng pagkalagay. Nakalagay nga doon na ilagay mo siya once na meron bag na dry na yung eyeliner. Dahil mabait tayo, masunod rin tayo. Ayun. So, eto. Ito try natin siya ilagay dito sa ating pinatuyong eyeliner. Tuyo na ba siya? Ano siya? Medyo sticky siya, guys. Medyo sticky. Ayan na. Ay, madali siyang alisin, guys. Pero guys, ha, ngayon lang gagamit na itong teaser na to. Madali niyang alisin. Alo, nakakatuwa. Kailangan natin daliri. Daliri muna. Ganito ba yung pagtama? Ganyan ba siya? So, ayan, ididikit natin dyan. First time kong makikita siyang dumikit din. Kasi sobrang maikli yung na-drawing ko. Pero that's okay. Oh! Hindi nakikita nyo yun. Dumidikit siya. Ayun o. Oh. Oh my god. Ayun nga, dumikit siya. Dumidikit siya, guys. Nakikita niya. May maliliit siya na magnet dyan. Hindi ko alam kung makikita niya. So, ang itatry nating lashes is this one. Yung nasa baba. Yan ang ilalagay natin. So, dry. Ay, hindi pa siya dry. Dry na ba? Ito ay para dito sa ating kaliwa. So, let's try to put this thing over here. Ayan. Andali lang yung ilagay, guys. Kabit ko lang tong isa kasi ayoko na nang nakazoom kayo ng bonggam-bongga sa mukha ko. Nakikita ng ating mga kasumpaan. Ay! Oh my god. Wait. Oh my god. Oh my god, guys. Good. Look at that. Ang dali lang niyang ilagay. Tapos ang bilis niya mag-stick na kita lalo ay bags ko. Nakagano itong eyelashes. Pero ang ganda. Ang bilis niyang niya. Hindi ko lang alam kung madali siyang maalis. Sakto lang siya. Hindi naman siya maano sa mata. Okay lang. I think I can manage to use this. So, sana hindi lang siya ganun kaadali maalis. Magantay tayo ng a few minutes siguro bago natin galawin niyang lashes natin. Ang ganda. Alam niyo ba, nagbabalak din ako magpa-extension ng lashes. The problem is, I have a very natural long lashes. Hindi lang siya nakaganon. Hindi siya nakaganon. Pero I think napapansin niyo naman yun sa mga past videos ko na hindi rin ako madalas nag-fall. Yun, yung problem ko lang talaga sa lashes ko, hindi siya nakaganon. So, ang nasa isip ko is magpa-perm na lang ng lashes. But, I'm planning on buying my own kit para ako nalang din gagawa. But, I will update you guys if
I will do a separate video about it kasi na-curious ako. I wanted to try the yung sa ano din eyebrows para naka-bushy brows din siya. Nakalimutan ko yung tawag dun eh. Nakagrilo naman diba ako yun guys? Sabi ko naman yun ako. Laminating, yon eyebrow laminating yung tawag dun. Share lang. Share ko lang sa inyo guys. So, itry natin kung maalis din siya. And magpapalik yung agad dahil yun yung problem kapag nasa labas ka at ginamit mo to. Kasi syempre, madalas ngayon ang nakikita sa atin is eyes dahil lagi tayong naka-face mask. So, ayan, itry natin. Maganda siya. Sakto siya sa eyes and mabilis ikabit. Siguro, ang kailangan mo lang kapalan is yung nandito sa harap. Kasi unti lang inilagay ko and hindi siya kumakapit ng bongga dahil wala siyang makapitan ng magnet na eyeliner. Kaya, kailangan mo talagang kapalan yung banda doon sa ating inner corners. Yan, so, alisin natin. Oh, wala pati sa lashes ko, dumikit siya. Ayan, madali lang siya alisin, guys. So, ikabit ulit natin. Hindi na ako gagamit ng ano kasi parang nahirapan ako doon. Masanay talaga ako na daliri lang. So, ayan. Binaba ko siya ng onti. And ito yung itsura niya pag medyo nakababa. Ito yung itsura niya pag medyo nakapasok ng ganun. Ayan, nakikita niyo yung difference. Ayan yung itsura. Ano ba mas okay na lashes? So, if nahahabaan ka sa lashes mo, you can still cut it. Kasi meron pa siyang agwat dito from the magnet. Meron pa siyang onti na pwede mong i-cut if medyo mahaba pa siya. Kung sobrang haba naman niya, I suggest pwede mo rin naman i-cut yung hanggang... Pwede ka mag-alis ng isang magnet. Pero I think maikli na sa akin yun eh. Diba? Kasi ito okay lang siya. Parang onti na lang ibabawas ko. Para magmukha siyang ano talaga lashes na lashes ko. Pero I think hindi naman talaga magmumukha lashes ko to dahil sobrang kapal niya guys. Wala namang may taong ganito kakapal ang lashes. Meron ba? Ayan, ngayon medyo naaalis siya. Kung nakikita niyo, ayan, medyo umaangat yung nandito. Sana nakikita niya, di ba? Medyo umaangat yung nandito. Pero that's okay. This is our first try pa lang naman. So, siguro sa susunod, saka pala na natin ang lagay dito sa bandang ito. Dahil, ayun nga. If you wanted to get yours, I will just be linking it down below in the description box. And also, the price will be on the screen and also on the description box. Kasi nakalimutan ko magkano talaga yung price nito. Dahil I got it on sale and also gumamit din ako ng coins. Kaya medyo bumaba yung pagka-purchase ko. If you are wondering if kung ano yung set ng lashes na kukunin nyo doon sa shop na yon, kasi marami nga silang sabi ko sa inyo, meron silang isang set na pare-parehas. So, if you are a first-timer like me, you can get the set na iba-iba. Meron ata silang mas marami kasi may mga nakita din ako online. I just chose to get this, yung 3 pairs, dahil hindi ko naman sila gagamitin lagi and reusable sila up until maubos yung magnetic na eyeliner. Ang ganda niya, hindi naman siya ganun kadaling maalis. Kasi may lag-tripan ako sa harap and hindi naman siya tinatangay ng bongga-bongga. Dahil hindi naman din ako makalabas ngayon, hindi natin matry ito sa labas with public hands po. Kung maaalis ba siya. Kasi hindi nga lumalabas. Maybe I'll do that on my next video if ever na may pupuntahan ako malayo. Dahil we are planning on going somewhere. Kaso natatakot ako lumabas ngayon dahil dumataas ang ating COVID. So, if you're not going to be doing anything talaga na importante sa labas guys, much better stay at home dahil kumakalat talaga yung virus na yan. Wala tayong kalaban-laban dyan sa virus na yan dahil may bago na naman virus guys. Yun na lang. Stay safe guys and hope you enjoyed watching this video. And if you did enjoy, don't forget to hit like and also subscribe on my channel and click that notification bell on the side to be updated on my future uploads. See you again guys on my next video. Bye!